di ba sa isang interview mo, sinabi mo sa akin na isa akong blessing. Can you elaborate? Nung dumating ka sa buhay ko, yung blessings, pag tinignan mo yung superficial aspect ng salitang blessing, eh nung dumating ka sa buhay ko, parang dumarami ang proyekto rin na ginagawa ko. Yung superficial yon. Talaga? Oo. Pero yung deeper sense is mula nung dumating ka, nakakatulog ako at gumigising ng nakangiti. Mula ng aminin ni Jeneline Mercado at Luis Manzano noong October 2011, ang kanilang relasyon. Marami ang nagtaas ng kilay. Ilang manunulat din ang humulang hindi magtatagal ang relasyon ng dalawa. Ginawang issue ng mga kritiko ang pagiging dalagang ina ng aktres. But Luis stood by Jen at ikinumpara pa niya ito kay Governor Vilma Santos na isa ring dalagang ina ng pakasalan ni Senator Ralph Recto. Isa sa mga pinagpapasalamat ko, yung pagtanggap mo sa akin bilang ako, dahil alam mo naman na single mom ako, paano naging maayos sa'yo o mabuti sa'yo yung pagtanggap na yun? Paano mo ko tinanggap bilang isang single mother? Pag sinabi mo kasi ang term na pagtanggap sa isang single mom, I don't see parang nagiging detrimental. Hindi. Nagkataon na may blessing ka na sa buhay bago ako pumasok. So walang tanggap-tanggap na kailangan mangyari. Nagkataon na sa puntong yun ang babaeng gusto ko, nabiyaana ng isang anak at may isa pang tao ng mamahalin. Proving naysayers wrong, lalo pang tumibay ang relasyon ni Jen at Luis. Napalapit ang binata, maging sa anak ni Jen si Alex Jazz. At naging komportable naman ang dalaga tuwing kasama ang ina ng aktor. Bakit? Bakit ako ng blessing? Kasi ganito sige, yan. Sige. Ganito yan. Hindi, ganun din. Siyempre, araw-araw akong nagiging masaya. Napapatawa mo ko sa lahat ng mga pinagdadaanan ko. Tinanggap mo ko at lagi akong masaya. Gumigising ako ng nakatawa at siyempre, mahal mo yung anak ko. Nakikita ko mahal na mahal mo yung pamilya ko. And mahal na mahal mo ko. I love you, baby. I love you, Mats. Si Jen kasi is a very nice lady. Maybe because sa ngayon, nanay din siya. Nag-e-enjoy ako ng relationship that we have. Kasi open yung relationship naming dalawa. Not only as a tita, but also as a friend. You know, so for that, ine-enjoy ko si Jenny Lynn. And keep it up. Because I truly, truly respect the lady. October 2012, nag-celebrate ng kanilang unang anibersaryo ang dalawa. Kasabay nito ay ang pagkalat ng chismis na nagkaroon sila ng secret wedding sa Batangas. They categorically deny the rumor. On the topic of marriage, sinabi ni Luis sa isang recent PEP interview and we quote, "Nothing concrete, not even talk, so walang wala pa talaga. I still have so much things to do, and I believe Jen has so much more that she has to do. Let's not forget that Jen has a son, and anything that Jen does is for her family." Unquote. Hindi na bago ang balitang breakup nina Luis at Jen. Sa loob ng halos 2 taong pagiging magkasintahan, ilang ulit na rin kasi silang na-chismis na naghiwalay. Sa bawat pagkakataon, outright denial ang naging bala ng dalawa laban sa mga nangiintriga. The latest report appears to have basis though. The couple's continued silence didn't help either, further fueling speculations that they indeed have called it quits. Sa kanyang ipinadalang statement sa PEP, Luis Manzano said, and we quote again, "We would like to keep it private muna." Unquote. At press time, ay tuloy rin ang pananahimik ni Jeneline Mercado. Ngunit ayon sa isang source ng Star Talk, labis na naapektuhan ng breakup ang aktres. Itutuon daw muna nito ang atensyon sa bago nitong proyekto sa GMA, sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. But until such time na magsalita sina Jen at Luis hinggil sa issue, mananatiling palaisipan sa publiko ang tunay na kwento sa likod ng pinag-uusapang hiwalayan.